ko pa yung araw na yun eh. Siguro mga 6 na buwan. O mahigit nakalipas. Parang itinadhana na mag-cross ang landas namin eh, madam. Dahil hindi pa dumarating ang messenger, napilitan ang sekretarya niya na ako ang pagdalhin ng 2 sulat sa mga kliyente nila. At ito pong isa kay Mrs. Gutierrez. Urgent lang po. Pa-deliver naman po. Salamat, Mang Kading. Salamat po. Yun na lang. Pumalpak ako sa paghahatid ng mga sulat. Hindi ko maintindihan kung paano napagpalit ang 2 envelope. Pareho naman na merong sulat na pangalan, merong nakalagay na address. Tawagin mo yung messenger na yan. Ako mismo ang sisasante sa kanya. Sige. Eh, madam, hindi po kasi messenger ang napag-deliver ko. Si Mang Kading po, yung janitor. Janitor? Sorry po, madam. Eh, ang tagal po kasi dumating ng messenger, kaya sa kanya kong pinadeliver. Sabi niyo po kasi urgent eh. Tawagin mo yung janitor na yun. Mang Kading, tawag na po kayo ni Madam. Tatang, ano nangyari? Alam niyo ba kung gano'ng kanilang gulo ang pwedeng mangyari kung hindi ko naagapan kaagad yung maling nagawa niyo? Paano niyo napagpalit yung 2 envelope? Madam, eh pareho po itsura ng 2 envelope. Nakasulat ho doon yung pangalan, nakasulat yung address. Bakit yun naman ibabasa sa itsura ng mga envelope? Umamin nga kayo sa akin. Marunong ba kayo magbasa at sumulat? Tumanda kayo ng ganyan, hindi nyo man lang naisip na kailangan ng isang taong marunong siyang kumasa at sumulat? Mahirap lang po kami. Hindi ako nakapag-aral, madam. Hindi ho katwiran yan. Dahil hindi naman kailangan pumasok sa isang eskwelahan para matutong bumasa. Ang importante, yung talagang gustong matuto. Ang mangmang, hindi marunong sumulat, hindi marunong magbasa, laging naloloko. Siguro madalas kayong maloko, ano? Madalas kayong magulangan? Wala kayong ginagawa? Tata, maawa naman kayo sa sarili nyo? Habang pinagagalitan ako ni Mata, ipinaramdam niya sa akin sa mga oras na yun na ako ang pinaka-importanteng tao sa mundo. Ano? Ininsulto na kayo, pakiramdam niyo, importante pa rin kayo sa kanya? Aba, oo. Alam mo, sa kauna-unahang pagkakataon, kinausap ako ng may-ari ng kumpanyang pinaglilingkuran ko. Alam ko naman ang halaga ng oras at pagod ng nagpapatakbo ng kumpanya. Pero yung paglaanan niya ng oras na ako'y palalahanan at ipaalam sa akin ang kakulang ako, isang bagay na aking ikararangal at ipagpapasalamat. Baka mas maganda kung hayaan natin magkwento si... Ano na nga ulit ang pangalan ninyo? Kading. Of course, Mang Kading. Tuloy niyo po ang kwento niyo. May hamong iniwan sa akin si Madam Ana. Si Santi na po ba ako? Kung may nakita ko kahit isang katiting na dumidyan sa pasilyo, si Santi na kayo kaagad. Dahil yun ang trabaho niyo. Pero, ang kapalpakan niyo, dahil sa mali ang mga sobre na na-deliver ninyo, pinagpalit niyo yung mga sulat. Hindi niyo trabaho yun. Kaya hindi. Hindi ko kayo susisantihin. Ibang mananagot sa akin nun. Pero tatang, mag-aral ko kayong sumulat, mag-aral kayong magbasa. Ho, pag marunong na kayo, pumalik kayo dito sa akin. Ipropromote ko kayo. Gagawin ko kayong messenger. Kuha mo? Talaga po, madam. Sinabi
po yun? I-promote niya kayo? Opa, oo. Hindi ko matandaan yun. Mabait pala ako. Nabuksan niya isip ko eh. Napag-isip-isip ko. Tama rin naman si Madam. Sama, hindi ko pwedeng hayaan mauwi sa wala ang kanyang pagod ng pagpapayo sa akin at pagsabi ng aking mga kagulangan. Kaya naman, sinimulan ko maghanap ng paraan kung paano ako matututong magbasa at magsulat. Naglaan din ako ng pera mula sa aking kakarampot na kinikita para sa mga libro at iba pang babasahin. Kahit nasa trabaho, humahanap ako ng paraan para mas mabilis na matuto. Sa pagsusumikap ko, unti-unti akong natutong bumasa at magsulat. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong ipagmalaki ang sarili ko. Para bang nagkaroon ng panibagong sigla ang buhay ko pagkatapos ng mahabang taon. At ngayon, handa na akong bumalik kay Madam at ibalita na natupad ko na ang hamon niya. Pwede na niya akong i-promote bilang messenger. Patitip po yun sa akin ha. Sige, kumala. Noong gabi ngayon, babasahin ko sana ng personal kay Madam ang isang sulat na ginawa ko. Sumabog ang kotse ni Madam. Nandun siya sa loob. Patay ang sumamana. Ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Madam Ana, masaya ang mga empleyado dahil wala na ang halimaw sa opisina na kinatatakutan at kinaiinisan ng lahat. Pero ako, hindi ko maitago ang lungkot ko sa pagkawala ng isang taong nagpakita sa akin ng halaga. Siguro naman, hindi mo na ako pipigilan na tanggalin dito, mga hindi talaga kasali sa listahan na to. Napatunayan ko na sa'yo na wala akong kasalanan sa mga taong pinagalitan ko, pinagsabihan, dahil sa kapalpakan nila. Nasa pagtanggap na ng tao yun. At kung uunahin nilang isipin na inapi sila, kinawawa, pinahirapan, imbis na tingnan nila at hanapin kung ano pa yung mga pagkukulang nila para mabago nila, para walang mayayari sa kanila. Lukat man kay Ding, imbis na magmukmuk siya, sisihin niya ako dahil sa pagpapakita ng pagkakamali niya, pero tinanggap niya ang pagkukulang niya. He chose to do something about it. At yun ang pabago ng buhay niya. Dahil alam niya na walang ibang responsable sa sarili nating buhay, kundi ang sarili natin. Kuha mo? O ano, tatango ka na lang dyan? Hindi ka ba makikipag-debate sa akin? Hindi mo ba ipipilit yung point mo? Hindi mo ba sasabihin sa akin na mali ako at tama ka? Hindi, Madam. Mabuti pa, umuwi na tayo. Ba't kising ka pa? Iniisip ko yung mga sinabi ni Mang Carling. Alin dun? Kahit na matanda na siya, meron pa rin siyang pangarap. Nagsikap siya para baguhin yung buhay niya. Yun nga lang, kamalas-malasan. Eh, napatay ka eh bago mo mabigay yung promotion. Ana, ayokong mangyari sa akin yun. Ayokong dumating yung panahon na pagsisihan ko na wala akong ginawa sa buhay ko para baguhin to. Kaya, hanggat kaya ko, hanggat may panahon pa, kailangan gumawa ako ng paraan. Ito. Itong trabahong to. Siguro,
Ito yung magiging daan para tuparin ko yung mga pangarap ko. Eh, total, nandito na rin naman ako. Pag-aaralan ko para pag dumating yung araw na talagang mapunta ako sa mundong yun, handa ako. Well, since sa'yo na rin ang galing, may aaminin ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili kong tumulong sa akin para makapasok sa kumpanya? Dahil alam kong you can play the part. Alam kong kaya mo, Sophia. Nakita kong bagay ka sa trabaho mo ngayon. Siguro naman napatunayan ko sa'yo na expert ako sa field na yan. Kaya pag sinabi kong magaling ka, totoo yun. Kuha mo? Ano pa? Totoo yun? Hindi mo ako binabola? Hindi mo ako niloloko? Of course not! Eh, sinungaling kay? Alam mo, Sophia, uupakan talaga kita. Alam mo naman yun eh. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo dahil ayaw mo na ulit mangarap. Pero sinasabi ko sa'yo, kung hindi ako namatay at nag-apply ka sa akin, tatanggapin kita. Magaling ako umamoy ng talent, Sophia. Salamat, ah. Mahiwaga ang buhay ng